What's up mga karuba? This is again your konyo boy, akong Blan Rapin, English Ilocano Agdalaok. And today, meron akong video, it's a reaction video, sa bagong labas na vlog ni President BBM, ang agarang pagresponde niya doon sa Abra, dito sa mga naapektuhan ng lindol dito sa Ilocos region. Actually, napakaganda po yung ginawa niya. After the day of the earthquake, pumunta kaagad siya doon sa epicenter. And ngayon, sabay-sabay tayong mag-react sa ginawa niyang video. At i-assess natin ang kanyang ginawa sa pag-responde dito sa Ilocos region, especially in Abra, Ilocos Sur, and Ilocos Norte. So, panoorin natin ito. Itong nakaraang Martes ay iniyanig tayo ng napakalakas na lindol. Umabot ng intensity 7 sa Tayum, Abra. Pati sa amin sa Ilocos Norte, sa Ilocos Sur din, inabot naman ng intensity 6. Hanggang dito sa Metro Manila, naramdaman natin all the way pa hanggang Infanta sa Quezon. Isa ito sa pinakamalakas na lindol sa Norte nitong nakaraang mga taon. Kaya tayo ay pumunta papuntang Banggid, Abra, isang araw makalipas ang sakuna para ma-inspeksyon ang agarang pagtugon ng ating mga LGU at national. Actually, isa ito sa pinakamalakas talaga dito sa Ilocos region. Ito ay since nung namulat ako kasi 1979 ako, meron pong malakas na lindol noong 1983. Natatandaan ko pa yan. Basta noong 1983, nanonood kami ng Wonder Woman. Wonder Woman nun. Bata pa ako, siguro mga 3 years old, 4 years old. Lumabas kami sa bahay. Gabi na yun eh. Lumabas kami sa bahay. Tapos, nalala ko yung lola ko, nag-pray-pray pa siya sa labas ng bahay. And yun lang yung mga naalala ko. And then, my second earthquake na napakalakas, na isa sa mga pinakamalakas na sumalanta dito sa Pilipinas, yung July 1990. That was grade 5 na yata ako noon. And dito po bumagsak yung Hyatt Hotel sa Baguio City. At dito maraming namatay sa Baguio. And ngayong July 27, 2022, dito naman sa Abra. Ayan. So, share ko lang. Okay? So, tuloy natin. National agencies. Sa Banggid, yung provincial hospital nila, nagkaroon ng sira. Kaya't lahat ng pasyente sa ngayon ay nasa ilalim ng mga tent. Kaya't minamadali namin yung pag-ayos dun sa hospital at ang pagpadala ng generator para mapaandar na. Yung mga evacuees naman, ay mabuti naman ang kanilang kalagayan. Kompleto naman ang kanilang pagbigay sa kanilang mga pangangailangan. Sila ay nag-a... Tignan nyo, parang... nangangampanya pa rin si President BBM, pero hindi po. Talagang mahal na mahal po ang mga taga-Abra, si President BBM. Kasi po, kailian po natin ng mga taga-Abra, kapareho po nating Ilocano. So, tsaka I think mga more than 90% ang boto niya, ang boto ni PBBM diyan sa Abra. Most likely 90% na above na ganun karami ang bumoto kay President BBM. Dahil nga, sabi ko nga, they are Cordillerans, but they are Ilocanos also. Yan nga eh. Actually, Abra eh, magkalapit lang yung Ilocos Sur tsaka Abra. Ilocanong-Ilocano po talaga yung mga taga-Abra. Nag-aantay na lang na ma-inspeksyon ang kanilang mga bahay, matiyak na ito ay maaari na nilang balikan. Saan po kayong masaya? Parang hindi kayo narito lang.
Salamat po lang ng mga tulong ninyo. Grabe sa lamat na suporta ninyo. Ngayon, ako naman ang tutulong sa inyo. Thank you po. Karamihan. Nakakatuwa lang kasi yung mga in-upload ko dati na pag tulong ni BBM. Yan, parang naulit sa kanyang vlog. And maraming salamat po talaga dahil sa agaran ninyong pag-respond. So tuloy lang natin. Yung malalaking daan, inabutan ng landslide. Yung ibang lugar, lupa lang naman ang gumuho. Ngunit dun sa ibang lugar, kasi yung laki ng bahay, yung mga bato na bumagsak. Pero isa na lang tulay ang sarado at isang ospital ang hindi pa nagagamit dun sa infrastructure natin. Inaalala lang talaga ng lahat, kung makita ninyo sa Abra, walang natutulog sa loob ng building. Lahat natutulog sa labas, sa ilalim ng tent, sa ilalim ng puno, dahil natatakot nga sila na magkaroon ng aftershock. Actually po, isa po sa mga friends ko na napumunta sa Abra, ang dami pong mga bata na biktima ng lindol. Nung pinitsura niya yung bata, wala kawawang kawawa talaga kasi hindi sila nasa loob ng hospital kundi nasa labas sila. At hindi ko lang alam kung may mga sapat bang gamot para dun sa bata na yan. Hindi lang po siya isa, mag-isa, marami sila. So, nakakaawa talaga ang Abra ngayon. So, please pray for Abra. And sana makarating lahat po ng mga donations nyo dyan. And sana po ay sa mga gustong mag-donate, i-donate nyo po sa tamang tao, tsaka sa tamang NGOs, at tsaka sa mga tamang ahensya para makarating po sa Abra. Okay, maraming salamat. Tuloy natin. At baka mabagsakan sila. Sabi sa atin ng PhilBox, mga 2-3 araw na lang, nakakatiyak na tayo. No? Kung magkaroon man ng aftershock ay napakaliit, napakahina na lang, hindi na magiging delikado. Bukod sa mga kalye at mga gusali, ay matindi rin ang pinsala sa ating mga heritage site. Lalong-lalo na yung mga katedral, yung mga simbahan. Doon sa Vigan, yung kalye Crisologo, sa Bantay, at sa iba't ibang lugar pa, ay kailangan talaga ito ay nasira at kailangan talaga ma-restore kagad. Kaya naman, lahat ng ating mga itatayo ng mga bago ay dapat disaster-proof na. Dapat lang po, exactly, kasi tayo na po yung bansa na napag-iwanan siguro sa mga ganyan na ano na infrastructures. Yung dapat disaster-ready na po yung mga ano natin, yung mga buildings na ipapatayo. Before the earthquake, 2 days ago before the earthquake, nandun ako. So, maganda yung ano, maganda yung place, maganda yung surroundings mo kasi it's a heritage site. Kaso, ang problema ngayon, naging kawawa yung site dahil matandang matanda na siya at nag-give in na nga sa isang napakalakas na lindol. Ito sana ay magsilbi sa mga susunod na mga gagawa ng mga infrastructures ay dapat prepared na sa ganitong mga disasters sa lindol para hindi siya bumagsak. Ayan. So, tuloy natin. Ang ating pagplano sa itong mga ito, mula sa mga kalye, building, pati na rin yung heritage site, eskwelahan, ospital, mga bahay ng ating mga mamamayan. Tayo ng mga bottled water para merong drinking water na magamit. Siyempre, yung pagkain, nakakapag-provide naman ng DSWD. Magandang response lalo na sa LGU, na maganda naman ang response ng ating DSWD. Marami sa mga bagay na ito ay may kaugnayan sa mga usaping tinalakay ko sa SONA noong Lunes. DSWD ang mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad at mga iba't ibang krisis. Ang mga field office nila ay inatasan na maagang maglagak ng family food packs at non-food essentials sa mga LGU. Bago pa man, manalasa ang anumang kalamidad. Marami rin tayong mga pribadong individual na kusang nagpadala kaagad ng tulong. Mga nagpadala ng bigas.
parang na ano ni BBBM yung sakuna. At saka ganyan po ka-prepared ang ating Pangulo sa mga disasters na parating sa ating bansa. Ready po siya na tingnan nyo nung SONA, sinabi niya kaagad yung preparedness para sa ating disasters. Kaya nung nagkaroon ng earthquake, meron na kaagad na ibigay. May first aid kaagad. Hindi naman tayo pinabayaan ng ating presidente na parang wala man lang nabigay na tulong sa mga biktima ng lindol. Kaya kudos to you, President Bongbong Marcos Jr. Napakatalino niyo po at napaka matulungin niyo po na presidente. So tuloy natin. Mga nagpadala ng tubig, mga nagbigay ng mga generator para ipamigay natin habang wala pang kuryente. Maraming salamat sa inyo. Lahat po yan ay nagamit na ng ating mga naging biktima nitong napakalakas na lindol na ito. Pero mas marami rin tayong maihahanda na sibilyan para sa mga ganitong disaster response sa pamamagitan ng ROTC program. Dahil hindi lang naman National Defense ang tinuturo sa kanila, kundi disaster preparedness and capacity building para dito nga sa tinatawag na risk-related situations na itinuturo sa kanila. Actually, maganda po yan yung ROTC dahil ay lumaki po ako sa mga batang 80s, batang 90s, lumaki po yan ng may ROTC. Maganda po siya na bumalik dahil nga yung pagiging disciplinarian in the making and of course yung pagiging patriotic mo dahil ikaw ay magiging reserve officer kung meron mang gyera dito sa Pilipinas, eh di makakatulong ka. And of course, yung disaster preparedness, yung basic life support, mga ganyan, eh tinuturo po dyan sa ROTC. Although likas na sa ating mga Pilipino ang maging matulungin, iba pa rin yung pag-training at tamang paghahanda sa pagre-respond. Geographically, we are a disaster-prone country. Capacity building for our natural disaster resiliency is therefore a must. Investment in science and technology is imperative. Studies show that already now, many areas in the Philippines are at high risk from the rise in sea levels brought about by the increase in global temperature. Diyan din ako saludo kay President BBM dahil alam niya na ang sitwasyon natin ngayon ay napaka-risky. Especially nowadays kasi yung climate change is different na. Hindi ba nararamdaman ang init-init? Ang init-init sa gabi ay ang init-init pa sa umaga tapos umuulan yan. Bigla-biglang umuulan sa hapon. So, grabe. It's a parang nakakatakot yung climate change. But at least, our president is very aware with that situation, especially sa ating environment. At may nailaan na rin siyang pondo para dyan. Salute to you, Mr. President Bongbong Marcos Jr. We must adapt to this phenomenon with disaster-proof planning for our communities. Ang bansa natin ay nasa Ring of Fire, Typhoon Belt. Tayo rin ang pinakamataas ang risk sa mga epekto ng climate change. Takaw sakuna ang ating lokasyon, kaya't hindi tayo dapat magkulang sa paghahanap. Kasabay ng iba pang banta sa kalusugan natin gaya ng monkeypox at dengue, isa namang sakuna ang nagaganap ngayon panahon ng pandemya. I imagine that may dengue, may alam mo ba yung monkeypox? Isang uri ng parang chicken pox pero mas malaki siya. Meron na tayong case ng monkeypox sa Pilipinas. May isa na. Hindi natin alam baka mag-spread pa yan or what. Pero sana po hindi na po siya mag-spread. Yan po ang panalangin po natin. Despite of COVID and dengue, sana wala na po. Ang hirap niyan kasi mas malaki pa sa chicken pox. Or hindi ko alam kung bakit anong monkeypox na yan. Kung sino man yung career niyan or sino man yung may kaso, sana mapagaling na po siya. Yan ang mga iba pa nating linampasang pagsubok. Tiyak na hindi tayo
nagpapatinag dito sa nakaraang trahedya. Mag-ingat po tayo lahat at laging tandaan na sa anumang ating pangharapin, ang diwa ng ating pagka-Pilipino ay mananatiling maningning. Ayan, tapos na. So, sana para po sa mas mabilisan na pagtulong sa ating mga kapatid na nasalanta ng lindol dyan sa Abra and Ilocos Sur, sana wala nang mga aftershocks. Sana yung mga donasyon, yung mga tulong na ibibigay sa inyo ay darating at makukuha po ninyo sa madaling panahon. And sana kung meron man kayong makuha, konti man yan o malaki, magpasalamat po tayo dahil at least buhay pa tayo. And sana sa lahat po ng mga nanonood, huwag po nating pabayaan ang ating sarili, especially today, kung kulang man ang ating knowledge on disaster preparedness, mag-research po tayo on how to be more knowledgeable sa ating pagiging preparedness, katulad ng lindol, katulad ng baha, everything, natural disasters. Kasi malay natin baka mamaya or sa mga susunod na araw ay hindi pa yun yung pinakadawan. Pero sana po, ang panalangin ko po ay manalangin tayong lahat para hindi tayo mabiktima. Para maging matiwasay ang ating bansa at maging matatag ito sa lahat ng mga disasters na pupunta dito sa bansa natin. So, ayun lang po. Okay, maraming salamat. So, that's the vlog of our very own President BBM, Agarang Pagresponde. And maraming salamat, President BBM. Isa ka pong napakabait na presidente. And napakatalino dahil sa mga sinabi mo, talagang future ng Pilipinas ay nasa mabuting kamay. Please guard also yourself and please be safe always, President BBM. Iyan lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat na nanonood hanggang ngayon. Eh, nandito pa kayo. Kung nandito pa kayo, please share, like, and comment na lang down below. And subscribe na lang po para po sa mga nanonood na hindi pa nakasubscribe. And click that notification bell para ma-notify kayo sa mga ginagawa ko ngayon. Okay, once again, this is your Konyo Boy, Apong Green Rapin, English Ilocano, Aglalaok. Yo, peace out. Bye-bye.